Yun nga, very effective na rin kasi yun nga, bago tinuro ito sa inyo, sinubukan ko na rin kung talagang nag-work siya. And yun, nagka-resulta talaga ako, nadagdagan yung watch minutes ko. Ibig sabihin, nagka-count siya. Okay, so ayun, kung hindi ka pa monetize at kulang ka pa. Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Muli naman akong nagbabalik, at kung bago ka pa lang sa channel ko, please subscribe and click the bell button below para ma-update ka sa mga bagong videos na i-upload ko. So, for today's video vlog guys, meron akong tutorial na i-share sa inyo, or meron akong tricks na ituturo sa inyo kung paano mong mabilis makuha yung 4,000 public watcher gamit yung YouTube apps. So, maybe mas makakapanood ng video na to, hindi pa alam yung tricks na to. So, i-explain ko sa inyo mamaya. So, etong tutorial na i-share ko sa inyo is, alam naman natin, very familiar yung self-watch. Di ba, alam naman natin yung self-watch na yan, talagang effective siya, nag-work siya. So, now, ibang way naman to, itong tutorial na to. So, explain ko lang. Self-watch na to, syempre, kailangan, ang unang requirements talaga dito, kailangan natin gumawa ng different IP address na channel para hindi magka-problema yung channel mo, or in short, hindi ka mag-spam. Okay, so ayun, nabanggit ko sa inyo kanina na itong tricks na to, na para makuha natin, para mabilis natin makuha yung 4,000 public watcher na requirements sa YouTube, gagamit tayo ng YouTube apps. So, unang-una lang, unang gawin lang natin, of course, open natin yung YouTube apps natin. So, kung explain ko na lang muna ito guys, ha, para mas mabilis yung maintindihan, or mas mag-gets nyo pa. Pag na-open mo na yung YouTube apps mo, i-click mo yung icon ng channel mo. I-click mo siya. Pag nandiyan ka na, di ba may nakikita ka dyan na mga settings, di ba? Marami ka makikita dyan. And ang isa makikita mo dyan is incognito. So, yan po yung gagamitin natin. I-turn natin sa incognito yung channel natin. So, ano ba itong incognito na to guys? So, maybe nakagawa na ako ng tutorial na regarding dito sa incognito na to. Pero marami kasi yung incognito. Maraming klase ng incognito. Okay? So, ang kagandahan ng incognito na to guys, makakasigurado ka talaga na magka-count yung watchers na makukuha mo dun sa panonood mo sa main channel mo. Doon sa mga video mo, kasi bakit? Hindi ka madidetect ng system kapag pumasok ka sa incognito, kasi bakit? Hindi nila napapasok yung incognito, kasi nga pag sinabi natin incognito, private siya. Walang ibang nakakakita kundi ikaw lang. And ang kagandahan nitong incognito na to guys, lahat na naging activity mo sa apps na yun, sa channel na yun, hindi siya masisave. Okay, pag nag-exit ka, automatic na mawawala na siya. Ibig sabihin, hindi na maa-access ng YouTube, hindi ka na madidetect. So, that's why ito yung magandang gamitin natin kapag gumagawa ka ng self-watch sa mga videos mo, para hindi ka madetect ng system. So, yun lang ang gagawin natin. Pag nag-turn on incognito ka, masasign out yung channel mo, or mawawala ka dun sa channel mo. Ang magagamit mo lang is yung incognito na apps, which is hindi mo magagamit yung channel mo. So, yun po yung kagandahan niya. Kasi, kaya, kahit pareho ng IP address yung gagamitin mong channel dun sa main channel mo, hindi ka madidetect, kasi bakit, naka-incognito ka. So, napakadali lang siyang gamitin. Kapag nandiyan ka na sa incognito, of course, papanoorin mo lang yung mga video doon sa main channel mo. So, napakadali lang siyang gawin. And then, dito hindi mo na kailangan gumawa ng mga, or pwede mo, kailangan mo na rin dito yung playlist. Diba dapat may playlist ka? Diba para sunod-sunod yung video mo. So, yun yung dapat na gawin mo, kailangan naka playlist ka. Diba? Pero itong YouTube apps na to guys, itong apps na to yung gagamitin, hindi yung browser, kasi meron naman din incognito sa browser, kaya lang kasi pag browser medyo matagal siya eh. Medyo matagal, pero ay, meron naman talagang incognito sa browser, kasi naturo ko na yun sa first video ko, or sa
past video ko. 'Di ba? So napakadali lang niyang gamitin. And ito na try ko siya, tinry ko siya. Kasi ang Watchers kasi guys, instant talaga siya eh. Pag nanood ka ng video doon sa main channel mo, pag natapos 'yon, makikita mo na rin agad sa kuan mo sa YouTube Studio. Ang gagawin mo lang para malaman mo na nag-work siya, punta ka lang sa YouTube Studio mo, punta ka dun sa Watch Minutes, then iset mo siya sa 60 minutes. Okay, bago ka mag-start, punta ka muna sa YouTube Studio. Iset mo siya sa 60 minutes. At titingnan mo doon kung ilang watch minutes yung meron ka. Bago ka mag-start manood dito sa, or bago ka mag-start mag-incognito, pupunta ka muna sa YouTube Studio. Halimbawa, meron ka ng dating 50 watch minutes. So, ayun, mag-start ka na. Okay, subukan mo siya ng 10 minutes. Manood ka doon sa main channel mo gamit yung second channel or ibang channel na ginawa mo na iba yung IP address, gamit itong incognito na to sa YouTube apps. Ang gawin mo, manood ka ng 10 minutes, pagkatapos mo balik ka naman doon sa YouTube Studio. So sabi ko sa inyo kanina yung halimbawa na nasabi ko is bago ka nag-start manood, meron kang 50 watch minutes. Kapag nadagdagan yun, ibig sabihin nag-work yung nag-work sa iyo yung incognito na to na sa YouTube app. So napakadali lang siyang gawin guys, and yun nga, very effective na rin kasi yun nga, bago tinuro ito sa inyo, sinubukan ko na rin kung talagang nag-work siya, and yun, nagka-resulta talaga ako, nadagdagan yung watch minutes ko, ibig sabihin nagka-count siya. Okay, so ayun, kung hindi ka pa monetize at kulang ka pa sa watchers, ito lang yung ma-recommend ko sa inyo na mas mabilis na paraan kaysa sa pakikipag-watch-watch. Kasi pag, ito guys, explain ko muna. Kapag ang way na ginagawa mo para mabuti yung 4,000 public watcher is yung watch-to-watch, masyado siyang matagal. Kasi bakit? Hindi naman lahat ang nakaka-watch-to-watch mo matinong kausap or sinusunod yung task na napag-usapan nyo, di ba? 50% dyan, hindi marunong sumunod ng task. Kaya, matatagalan ka talaga makuha yung 4,000 public watcher. Malabo talaga. And maraming, napakarami kasing taong kailangan na ma-watch-watch mo kasi siyempre mahabang oras yung 4,000 public watch na yun. So ang kagandaan, ang advantage ng self-watch guys, isawak mo yung oras mo. Halimbawa, gusto mong manood ng 1 hour, tuloy-tuloy na yun siya. Unlike dito sa watch-to-watch na pag natapos, halimbawa nakipag-watch-to-watch kasi isang tao ng 20 minutes, pagkatapos yung kailangan mo naman humanap ng ibang tao at makipag-deal, so dagdag oras pa yun, di ba? Kaya matagal talaga sa watch-to-watch. So dapat ang gawin mong way na lang is yung self-watch kasi mas mabilis siya. Diba? Kasi halimbawa nanood ka ng 10 hours, yun talaga yung watchers na makukuha mo, 10 hours talaga. Okay, so yun lang guys, hopefully makatulong sa inyong video na to at may nakuha kayong idea. So kung bago ka pa lang sa channel ko, please subscribe and click the bell button below para ma-update ka sa mga bagong videos na i-upload ko.